Ang kakalat yan. Alam mo bakit? May bagong pumasok sa ulo. ISIS. Tama sa Pansanan? Basilan? Patayan sila doon? Ilang patayan? Isutso. ISIS ang... Yan natin delikado. Kaya kailangan natin pag-usapan natin to. But as if nobody's minding this to. Hindi lang yan. Ako naging mayor ng Davao City 1988. It is now 2016. Mayor pa rin ako ng Davao City. Tingin ko, anong ginagawa nitong mga gago na to? Walang programa. Iyon daw, ang number one problema natin ngayon sa Pilipinas, criminality pati drugs. Utang ang drugs na babaha dito sa Pilipinas. Sa ibang lugar, umaakyat na si noon, sa urban lang yan, sa downtown. Umaakyat na sa bukid, pati yung mga anak ng mga farmers, sinusubukan, tapos kung wala nang mabayad, kunin yung karabaw, kunin yung kambing, kunin yung baboy, kunin lahat. Kaya sabi ko, pag ganito, sa sudad ko, wala yan. Tapos nung mayor ako, sinabi ko talaga, kuntodo na ako. Kaya sabihin ko sa inyong totoo, sabi ko, yung kayong masasamang tao, kayong nagbibigay ng droga, pinapagkain ninyo ang anak namin ng droga, kayong mga hold-upper, kidnappers, umalis na kayo. Kasi, pag ako ang naging mayor, at nandito ka pa, papatayin ko kayo. Kaya marami akong kaso. Gusto naman ni Dilima, yung Secretary of Justice for the Human Rights, ipakulong ako. Bakit? Pinatay ko? Pupunta ba naman ng Davao? Inimbestiga ako ang bank. Ang bank is silang lahat ng mga commissioner, chairman. Ito si Dilima. Pag binuto ninyo ito, lahat ng kriminal happy. Kasi, ang inahabol niyan kami sa gobyerno, yung mga sundalo, yung mga polis. Kita mo human rights kagad? Hindi nga nagtatanong. Ang pumunta ang Davao, sabi niyo, Mr. Duterte, ano ang salita yan? Hindi nyo sabi. You were overheard one day. Certain Alfred Wynne Jones. And what is really very reprehensible is that 3 days after you threatened him, he was found dead with a gunshot wound in the head. What can you say about that? Tumila po sa kanya. Mr. Duterte, you answer. Ambot. Noon pa yun, ang problema itong administrasyon na ito, ganito. Pinatawag ako ng Senate dahil sa smuggling sa rice. Ngayon, sabi ni Kim Inares, Rudy, tulungan mo ang administrasyon. Malawak ang smuggling sa rice. Di sabi ko, ma'am, dito sa akin, baka, sabi niya, pero tulungan mo kami. Bakit maraming bigas? So I started to smell around at natumbo ko itong pangalang Bangayan. Nag-amoy-amoy ako doon sa Davao, walang alam ni Coast Guard, Custom,
ng immigration. Wala, wala silang alam dyan sa pantalan. So pumunta ako Manila. Tanong ako, ganun rin. Walang nakakilala. So pumunta ako doon sa Camp Aguinaldo. Doon sa military, kasi katagal-tagal kong mayor, halos yung mga yung bata pa dumaan doon, mga kaibigan ko na. Sabi ko, bigyan ninyo ako ng... Sabi niya, sir, wala. Sabi ko, makulukuin. Bigyan, magkuha kayo. So yung ang araw, nakita ninyo sa TV, sabi ni Senator Enrile, do you know Bangayan? Oh, yes. So, where is he? Can you identify him? Ito, 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 sir. Yan, ang buwang, patapatayin. Alam mo, nagalit si Dilima nandoon siya. Gusto niya akong i-demanda for threatening Bangayan. Ako na yung nagsakripisyo. Ako na yung nag-testify doon sa Senate. Ako pa kay pulong ipakulong ng gaga? Sparkling niya. Until now, sa labas pa. Tinanong ako ni Enrile noon, what will you do with him if you find him in Davao smuggling rice? Who will shoot him dead? Or that's saying that gusto ako ipakulong. O naluko-luko ko matalaga itong babae na to. Sabi ko, oy Dilima, you look at your own backyard kasi, malamang 22 years ago mayo. Nagluluto ng shabaw sa munting lupa, iyong teritoryo yan sa trabaho mo. Alam mo, it took her 6 months to respond. Pumasok siya, naka-jacket ng... Akala ko si Clint Eastwood nung malayo. Malakad din. Yung sa mga cowboy na long coat. Tapos, malakad siya may mga ito. Sabi ko, sa TV patrol eh. Si Clint Eastwood ba yan? Siya mismo, alam na niya nagluluto ng shabu, tapos denial siya. Yan ang problema kay Dilima. Tapos, ayun, nagbaha ang shabu. I'm sorry to say this, but pati yung mga pulis sa Maynila, kasama. Pati yung pedeya, kasama. Kaya pag nanalo ako, Ilea, i-disband ko yan. Police, magti-training kayo. Pero ang pangako ko sa police, ganito. Pag nanalo ako, automatic ang military pati police, doblado na ang sweldo. Ngayon, pag sumali kayo sa droga at krimen, ipatong ko yan sa ulo ninyo. Tangina, babarilin ko talaga kayo. Huwag ganun. Huwag ganun. Doblado. Kasi ang problema, the problem is always kasi maliit ang sweldo. Totoo naman talaga. 14,000 ang starting salary. Pag may anak ng dalawa, Maynila ka, makakait yung anak mo, papaaral mo. Hindi realistic. Ang una ko, police, militar. Yung sunod ko, mga teachers, maestra. Kawawa yan sila. Nanay ko, maestra. Pero hindi, 35%, ano kayo, umpisaan ko kayo ng ano. Malaki na yan. Tapos, ang order ko sa militar, pati police, ganito. Diyan may mga retired general lahat, puro ko man kaibigan yan. Sila nga nangangampad niya sa akin. Kasi gusto nila ito ang mangyari. Militar police, you go out and hunt for the drug lords and yung mga big time players sa drug. Arrest them! At pagka nagpakita ng laban na violente, at tingnan mo, maunahan ko kayo, ubusin mo na lahat, patayin mo na lahat, para wala na akong problema sa droga at kidnapping. Ngayon, parang maawa naman ako sa marami yan eh.
discounted ang bayad. Honoraria. Para wala silang masabi na alam mo yung mga kriminal, maka-hold up yan 1 million. Ang araw, ubos yan. Oo. Totoo yan. Tagabagyo. May ginawa doon. Tatakbo yan dito. Dito, hindi na niya kailangan kilala niya. Magpasyal-pasyal lang yan, malaman niya. Kabaraw eh. Malaman na niya na may atraso, pupunta lang yan ng bagyo, doon magtago. At hindi na kailangan na adugo niya o relative niya. May brotherhood yan sila. Alagaan yan siya doon. Kaya ganun. Ganun ang hirap ang labanan ng kriminal. Lalo na yung mga kidnapper ransom. Yung mga in-check kidnapin ninyo. Babayad na nga ng ransom, papatayin pa ninyo. Ang klase. Kaya sabi ko ganito, kalimutan mo muna ang batas ng tao, ha? Tabi mo muna, tabi mo. Dito ako tumigil sa langit. Ang Diyos and the eternal equation of justice, yung karma. Tanungin kita ngayon. Anong kasalanan namin? Anong kasalanan ng mga mama at papa ko sa iyo? Bakit ka magluto ng siyabo at ipapagkain mo sa anak ko? Tapos sisirain mo ang buhay ng anak ko.